isa sa mga karaniwang tinatanong ay ang mabilis na paggawa ng COVID vaccine. So marami nagka-question kung ito ba ay epektibo o mabisa. Dahil sa pandemya, ang malalaking sektor ng gobyerno, mga scientists at pharmacists ay nagpulong-pulong upang mabilis na ma-produce yung vaccine. And this is also based on mga research na nagawa na from the past. So ang vaccine ay epektibo at mabisa para sa lahat. Base sa mga pananaliksik na ating mga eksperto, ang COVID vaccine ay 70% na epektibo para maiwasan ang infeksyon o para maibaba ang severidad ng mga komplikasyon sa COVID, katulad ng hospitalization. Katulad ng mga ibang vaccines, hindi naman ho naiiba na minsan ay magkaroon tayo ng epekto mula sa vaccine katulad ng sakit ng ulo, sakit ng katawan o lagnat. Pero madalas ho, ito ay nawawala pagkatapos ng 48 oras. So 24 to 48 hours actually. Ang epekto ho ng COVID infection ay mas malala kumpara sa mumunting epekto na pwede nating makuha sa COVID vaccine. Hindi tumitigil ang gobyerno sa patuloy na pananaliksik ng kabisaan na kaligtasan ng COVID vaccine. Kaya nga tiwala sila na ipamahagi ito sa buong mamamayan ng libre, 100% free, para masigurado natin na lahat tayo ay ligtas sa COVID infection. So marami tayong mapagkukunan ng mapagkakatiwalaan na impormasyon katulad ng CDC or Centers for Disease Control and Prevention, Immunize Nevada, at saka sa mga local na health districts natin sa Nevada. So patuloy na inaaral ng ating mga eksperto kung gaano talaga kabisa ang natural na immunidad sa COVID infection para dun sa mga nagkasakit. Kaya nga, importante na tayo ay mabakunahan dahil maisusuguro natin na tayo ay protektado sa infeksyon at sa mga posibleng komplikasyon nito kung tayo ay magka-infeksyon ng COVID. So, para sa mga nakakumpleto na ng mga una at ikalawang vaccines nila, no? So, sa mga nakatanggap ng Pfizer vaccine, mula 12 anyos pataas, pwede na nilang matanggap ang booster vaccine nila pagkatapos ng 5 buwan. Para naman sa mga nakatanggap ng Moderna vaccine, sa edad na 18 at pataas, pwede na nilang matanggap ang kanilang booster vaccine pagkatapos ng 6 na buwan. At para sa mga nakatanggap ng dose ng Johnson & Johnson's vaccine, pwede na nilang matanggap ang kanilang booster vaccine pagkatapos ng 2 buwan. Kapag nabakunahan ka, hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo from COVID, kundi pinoprotektahan mo din ang mga tao sa paligid mo, lalo na yung mga taong hindi pa maaaring tumanggap ng bakuna, katulad ng mga batang wala pang 5 taong gulang. Bukod dito, tumutulong din ito na bumuo ng tinatawag natin na herd immunity para matigil ang proseso o progreso ng COVID-19 infection. Ang pagpapabakuna ay isang paraan upang suportahan natin ang pisikal at pang-ekonomiyang kalusugan ng ating komunidad at ng buong mundo. Kaya magpabakuna ho tayo. Mag-ingat po kayo dyan and let's get vaccinated!